has Vinus Bay in the Far East, large enough to accommodate all the fleets of the world. Ating balikan kung saan nagsimula ang Katolisismo sa Pilipinas. Ika-31 ng Marso taong 1521 na narating ni Magellan ang bayan ng Limasawa sa Leyte at idinaos dito ang pinakunang misa sa kasaysayan ng Pilipinas. Matapos noon, Abril 14 sa taong 1521, naganap sa Cebu ang unang pagbibinyag sa Pilipinas. Maraming dekada nalipas at nasakop na ng Espanya ang Pilipinas. Unti-unti na nainlang relihiyong Kristiyano lalo na sa Luzon at Visayas. Pero kasama ng Katolisismo, nainig na rin ang pag-abuso sa mga Indio. Kasama rin dito ang diskriminasyon sa simbahan. Hindi kinukonsidera ng Espanya ang mga Indio bilang mga miyembro ng simbahan, kaya pinagbabawalan na maging pari ang mga ordinaryong mamamayan, ngunit may isang tao na naglakas loob na tutulan ang diskriminasyon kanyang nararanasan, at ang pangalan niya ay Hermano Pule. Apolinario de la Cruz, o mas kilala bilang si Hermano Pule, ay sinilang noong Hulyo 22 sa taong 1819 sa sityo Pandak, bayan ng Lukban, Tayabas, Quezon, kung saan niya natamo ang pangunahing pag-aaral ng pananampalataya. Siya at iba pang 19 na Hermano ay nagtatag na sa mga tinawag ng Cofradía de San Jose. Sa populistang suri, naging mabenta yung paniniwalang naitangan ni Hermano Pule sa pesanteng sektor noon. Sinabi natin pesante, ito yung mga pangkaraniwang Pilipinong manggagawa at magsasaka noong panahon ng Kastila. At pinagbawal niya ang pagsali sa mga Espanyol at Mestizo bilang ganti sa ginawa ng simbahan sa kanya. Unti-unting lumaki ang samahang itinatag ni Pule. Nagtuda ang mga Espanyol uol dito at inakusahan silang gumagawa ng mga heretical na gawain. Si Pule ay humingi ng permiso at real aduensya upang payagan silang ipagpatuloy ang kanilang ginawa, ngunit hindi ito pinayagan ng mga Kastila na nagdulot sa pagpatay sa lampas 200 miyembro ng Cofradía. Nilinaw niya sa mga nakatataas na wala silang ginagawang aktibidad laban sa simbahan at pamahalaan. At ano ang kanilang tugon? Hindi pa rin pinagbigyan ng kanilang mga petisyon at sa halip, pinagpautos nila ang pagwasak sa Cofradía. At ano ang ginawa ni Pule? Tinawag niya ang mga paganong item. Humingi siya ng tulong upang sumaklolo para sa nalalapit na banggaan. Taong 1841, noong 23 ng Oktubre, tagumpay ang 4,000 miyembro ng Cofradía sa isang madugong bakbakan laban sa 300 kalalakihan. Makalipas na 2 linggo ay bumalik ang mga ito. Tumagal na 4 oras ang sagupaan, ngunit ang gobyerno naman ang nanaig sa pagkatalong ito. Nakatakas si Pule sa labanan, subalit nadakip pa rin siya ng gabing niya. Sa magkapareha sa taon ng 4 ng Nobyembre, matapos sa mahabang paglilitis ay pinahirapan siya at pinatay sa saklaw ng pagpaputok. Sa edad na 27 ay nasawi ang bayani kasama 200 pangatitirang bilanggo sa araw din iyon. Pero lumabas sa mga investigasyon ay wala namang masamang motibo si Hermano Pule at ang kanyang grupo laban sa simbahan o gobyerno. Samantala, ang mga maswerteng nakaligtas sa digmaang ito ay pinagpatuloy ang mga gawaing pangreligyon at kinilala bilang mga colorum. Mula sa Latino salitang insecula secolorum na ginagamit na pangtapos na panalang tuwing may misang ginagana dati. Ginamit ang salitang colorum para sa mga Katolikong samahan na may halong debosyong nakaangkla sa paganismo at mga insurhensiyang kasamahan din. Tiyak na isang simbolo, si Hermano Pule ng katatagan at kabayanihan upang ipagtanggol ang karapatan ng bawat tao sa Pilipinas, lalo na sa pagtatanggol ng karapatan natin sa simbahan na sumasalamin sa kung ano ang Pilipinas ngayon. Ang ating kasaysayan ay hinubog ng pagdarasal gamit ang rosaryo at pag-aaklas gamit ang armas. Ngunit makikita natin na sa dalawang elementong nabanggit na pagtagumpayan ng masa ang paghilos ng sama-sama. Patuloy ring nabubuhay ang kolorum sa kasulukuyan. Ngunit nag-iba na ang mas pinalawak na kahulugan nito sa mga ilegal na aktibidad at mga gawaing walang pahintulot ng gobyerno. Ang kabayanihang taglay at pinamalas ni Hermano I. Pule at ay tunay na kamangha-mangha kailangan ng mas malaking pagkilala, sapagkat ang buhay na ngayon ay hindi magiging pareho kung hindi dahil sa kanyang katatagan. At habang buhay natin, utang ang ating mas tahimik na buhay kay Hermano I. Pule at ang kanyang walang katumbas na kabayanihan noon.